At isa pa na nakaka-stress talaga, pag tinitingnan mo yung income nila, don't look at their income. Ang titingnan natin, paano ba nila ito na-achieve? How they did it? Huwag kang mag-vlog kung gusto mong kumita agad. Dahil kung yun ang gusto mo, maraming platform. Mag-online seller ka na lang siguro. Mas madali pa dun. You might wonder or ask, bakit nga ba tayo nag-a-advise? Eh, hindi pa naman tayo sikat. Anyway, wala naman tayong planong sumikat eh. Exactly the answer is, I want to encourage you as a beginner like myself. Tulad ko, I am a beginner myself. So, sama-sama tayo dito. Welcome back to my channel mga sir, mga ma'am. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe to my channel and please click mo na rin yung bell button para maging updated ka sa mga video na ipinipost natin. Sa vlog na ito ay pag-uusapan natin 5 good reasons bakit ka magba-vlog. 5 good reasons bakit ka magba-vlog. But before that, intro muna tayo. So bakit nga ba ako nag-vlogs at bakit pwede at maganda ring maging dahilan upang mag-vlogs ka rin? So let's go straight to number 1. Number 1 reason, bakit nga ba ako nag-vlog? Unang rason bakit ako nag-vlog, dahil hindi ko alam paano mag-vlog. At hindi ako marunong paano mag-vlog. I want to learn new things, something new. Tulad ng video editing. Kasi sa YouTube o YouTube ay panunood lamang yung alam ko. Gusto ko ring mawala yung awkwardness ko sa camera. And I want to befriend myself kasi I don't like myself really in the camera. Even yung mga video ko, minsan ko lang pinapanood yung mga video ko talaga kasi I don't like myself in the camera. Kaya I want to fight this awkwardness in the camera. In addition to that, time is really changing. Nagbabago ang panahon. Tapos, perhaps I could use my smartphones rather than texting and calling. Perhaps I could maximize the use of it para naman sa ganito. And last thing is, we never stop learning new things. Second reason, pangalawang rason bakit ako nag-vlog, because nakikita ko kasi vlogging is I want to record memories because I don't have time writing. Dati kasi when I was still a student and has a plenty of time to play with my thoughts, I used to maintain my own diary or journal to record random thoughts and unforgettable special moments. But ngayon kasi, alam mo naman, busy sa trabaho, sa pamilya at iba pa. So hindi na tayo nagkakaroon ng oras para magsulat at record yung mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid. So I think video kasi is the best and vivid way of recording moments. Imagine 20 years ago kung na-record mo yung childhood memories mo. Di ba mas visible siya, mas concrete siya kung ikukumpara mo doon sa merely remembering, di ba? Mas maganda yung nakikita mo talaga yung video at yung video ay hindi nawawala. Pangatlong rason, third reason, bakit nga ba ako nag-vlog? Pangatlong reason ay I want to share moments. No, I want to share moments. So, nag-video ka rin lang naman, tuloy-tuloy mo na lang. I-vlog mo na lang, ano. Because you just don't know, no, na marami palang nakaka-relate sa ginagawa mo. And perhaps may change their lives. Who knows? There are a lot of memories na worth sharing. Tip na rin para sa mga beginner. Katulad ko, tip sa sarili natin, ano. Alam kong katulad ko, nahihirapan ka rin hanapin yung area of specialty na tinatawag nilang niche. Ang problema kasi kapag nilamon ka ng niche, dyan ka na i-stress at you become too limited sa inyong mga topic. Tapos ang nangyayari doon, isa, dalawa, tatlo na-upload, ang kadalasang nangyayari, hindi mo na alam kung ano yung susunod. Look around you, the things around you, and every day, yung experience natin na sa araw-araw, yung sa pamilya, sa trabaho, sa pagsakay sa jeep, yung mga experience natin na minsan nakakatawa, minsan naman madrama, minsan naman malungkot, yun! That is worth sharing and worth watching naman. Nasa pag-edit lang kasi ang labanan dito. Because, of course, so we don't have the all day watching it.
So, i-edit mo na rin. So, nasa, explore mo na rin yung editing. At narito na tayo sa pang-apat, the fourth reason, bakit nga ba ako nag-vlog? Ang pang-apat kong rason, bakit nga ba ako nag-vlog? At maaari rin maging reason mo for vlogging is pampawala ng stress. When you have been doing the same stuff over and over again in your life, masyadong nakakabagot, no? Masyadong nakakabagot talaga. By learning new things, tulad ng pag-vlog, parang gumagana na rin yung utak ko na nasa stuck, who has been stuck in an ordinary or routinary activities na ginagawa ko na parate. So, ang pag-vlog, hindi dapat nakaka-stress. Yun ang dapat eh. Hindi dapat nakaka-stress yung pag-vlog. Nai-stress ka kung bilang tulad ko isang small YouTuber, if we keep on comparing ourselves doon sa mga big-time YouTuber na chill lang. So, kasi sila man ay dumaan din, sigurado akong dumaan din sila sa level natin na minimum lang yung subscribers natin, paisa-isa lang yung subscribers natin. Dumaan din sila sa level na ito. Huwag tayong magmadali. No? Huwag tayong magmadali. At isa pala nakaka-stress talaga. Pag tinitingnan mo yung income nila, don't look at their income. Ang titingnan natin, paano ba nila ito na-achieve? How they did it? Doon tayo nakafocus kasi pag nakafocus tayo sa income agad eh. Hindi natin naiisip, paano ba nila ito nagawa? Huwag kang mag-vlog. Ito, huwag kang mag-vlog kung gusto mong kumita agad. Dahil kung yun ang gusto mo, maraming platform, mag-online seller ka na lang siguro. Mas madali pa dun. Number 5, lastly, my fifth reason bakit nga ba ako nag-vlog. My fifth reason is I want to challenge myself. Hindi ako nag-vlog para kumita lang. Hindi ako nag-vlog lalong-lalo na para sumikat lang. Because those are vain things. Nawawala yan eh. Kumukupas yan eh. Ang maganda kasi sa vlog o sa YouTube, kasi sarili mo lang ang kalaban mo. Sarili ko lang ang kalaban ko. Yung katamaran, yung tamad na mag-isip, tamad na gumawa, tamad na mag-isip ng mga bagong mga bagay o kung ano yung mai-share natin sa community ng YouTube. Kasi tinatamad tayo minsan. So, ang ating competitor actually is not the other YouTubers, the small and the big, the big time YouTubers, but ang ating sarili, ang ating kalaban. Kung dumating man yung point na maraming magsasubscribe sa channel natin, i-income tayo, para sa akin, bonus na yon. Bakit? What matters most is I enjoy every video that I have been doing, every video that I have been shooting, and every video that I have been editing is an opportunity for me to learn. Kasi gusto ko mag-improve eh. Gusto ko mag-improve, kaya ini-explore ko. Kasi yun naman talaga ang mahalaga sa buhay natin, ang maging masaya. So keep going sa mga kaibigan natin, sa mga gusto maging YouTube vlogger o sa maging vlogger na walang nakikitang niche, hindi gusto yung sarili nila sa camera katulad ko, at saka hindi alam paano simulan, sinimulan mo na, saka mo na lang ayusin. Kasi yung kasi ang gusto natin eh, dapat planado lahat, naka-arrange lahat. E minsan, kaka-plano, kaka-arrange, naaabutan tayo ng panahon na, ay, wala na pala, hindi ko na pala ito gusto. So, fire, and then prepare. So, ganun yung ginawa ko. Later on, maybe I can arrange my own video, I can edit better videos, but for now, let's learn something new. Kaya yun ang mga reason, mga sir, mga ma'am, bakit ko pinasok yung vlogger. Kasi this is new for me, no? This is new for me. So, may bagong bagay akong natututunan. Nag-i-improve, tapos mas nakikilala ko pa yung sarili ko na naka-conquer ko yung awkwardness in the camera. Kaya naman pala, no? Kaya naman pala. Kaya lang, may panahon pa talaga na naiilang ako at hindi pa masyadong ganun ka-loosen up doon sa camera. Kaya lang, I think later on, kasi sanay naman tayo sa ano, bilang radio personality kasi, sanay tayo na nasa likod lang ng camera o nasa mikropono lang o nasa transistor radio lang mo lang naririnig. So yun, mga sir, mga ma'am, ang reason natin, ang 5 good reasons, bakit ka magbablog? Sa panahong ito ngayon, time is changing and a lot of advancement in the technology. Pag hindi ka nagvlog, pagkatapos ng 20 years, 30 years, 50 years, kung buhay pa tayo at hindi pa tayo patayin ni COVID, wag naman sana, wala kang masyadong remembrance. Kasi bawat remembrance ngayon, may proof
bawat remembrance ngayon, hindi lang nakasulat, nakikita. So, mag-vlog ka na. So yun, mga sir, mga ma'am, ang ating 5 reasons bakit nga ba ako nag-vlog. Please comment down below kung may gusto kang sabihin at gusto mong pag-usapan natin sa susunod na video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, please subscribe and click mo na rin yung bell button para maging updated ka sa lahat ng ating mga video na ipinopost. Maraming salamat and bye-bye!